Ayan, so nice ko pong magpakilala sa inyo. Ayan, tawagin nyo na lang po akong Anne, that's my short name, Anne Versailles. So, ayun, dahil nga sa pandemic, hindi na ako nakapagtrabaho sa mga company. Saka wala din akong vaccine. Saka ayaw ko rin kasi magpa-vaccine. Ngayon, ayan, fan ko lang talaga, no, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi nag-provide pa rin siya sa akin sa lahat ng pangangailangan ko. Binibigay naman ni Lord, no, pinaprovide naman niya. Yun, sobrang naandyan talaga siya kahit na simula nung pagkabata pa ako. Marami na akong pagsubok sa buhay. Yung mga pagsubok niyo, walang-wala lang yan sa mga pagsubok ko. Kasi hindi ako pinanganak na mayaman. Pinanganak ko mahirap na malaking pamilya. So, 10 kaming magkakapatid at pang-anim ako. Dati, kami ay magkakasama, magkakasodo. Pero dahil ngayon, sa tagal ng panahon, parang nag-iiba. So, parang lumalayo na yung loob namin sa isa't isa. Pero hindi naman sa ganun. Siguro sa ibang mga kapatid lang. Parang feeling ko parang unlucky na pinagbago ng pamilya namin kaysa noon, nung bata pa ako. Hindi ko lang alam kung bakit ganun. So, ayun, napunta ako doon sa Maynila, nakipagsapalaran. Pasalamat din ako dahil kahit na, ayun, pumasok ako sa ALS, sa Alternative Learning System, sa mga panang private, kasi ang may sa gobyerno, di ba, mayroon din sila. Pero may sa amin kasi private, para nakipag-uwan sila sa gobyerno. Yung Lala Tanglaw, Lala Foundation, born again Christian may hawak noon. Sila din yung nagbigay sa akin ng scholarship na nag-college ko. So yun, nag-aral ako noon. Sobrang ang dami kong pagsubok habang nag-aaral, habang nandito ko sa Maynila. Ang pagsubok na dinanas ko simula nung bata pa ako hanggang ngayon. Medyo ngayon, medyo konti na lang, parang nababawasan kaysa mga pagsubok ko noon. Pero dahil sa mga pagsubok, tumitibay ako at mas lalong naging malapit ako sa Diyos. Kasi malungkot, masaya, kung ano man ang kwan, lagi ako lumalapit sa kanya. Hindi ko siya nakakalimutan. Sa kanya ko iniiyak. Pag masaya ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Oo, marami akong bagay na kinukomplain sa kanya, bakit gayto ganyan. Ganun talaga ang buhay.